wala, umuuwi ako lulang lula. Ito yung naramdaman mo dun sa last yung pagkikita ni Kuya Lugi. Ah, okay. Ba, siyempre, sobrang saya ko pag uwi. Kahit kapanalig, shout out. Pares tayong ito kapanalig, kapa, ako kaparas. Baka tayo magkapamilya. Ang salitang magkasing kahulugan na nilagay ng bata sa papel ay tibe, tsaka tubol. Hindi ako sumusuko kasi ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Okay. Isang question pa, kung may boyfriend ka na daw. Request sa amin na magkaroon ng part 2 ng interview kay Ma'am Kises. Pero, kaya, nandito kami ngayon. Pero bago yan, bumili muna kami ng pangsuhol. Actually, hindi ako bumili. Si Sir Rainy, tsaka si Sir Orly. Pera ko. Pera ko yun. Pera ko ginamit. Sila talaga yung bumili kasi, gaban, napakabait. Nautusan ang pagbili nito para maipangsuhol kay Ma'am Kises. Ito requested niya. Pinapili ko siya kung Dunkin' or Burger. Itong gusto niya. Pili pa yan ng flavor ha. May pa flavor. Tsaka ang galing magutos. Oo. Ayan. So, ito, hiyaharap na namin si Ma'am Kises. Ikaw ba siya? Yes! Ma'am Kises! It's nice to meet you. Ang sabi ko, eh. Hi, mga kalonghe. Ako ulit. Ito, ako ulit. Walang iba. Ayan. Nandito na kami sa bahay namin. So, ito na po yung binigay na Don. Ito po, yan. Inisponsoran po ako ng Don. At meron po kami hapunan ngayon. Hindi namin kakayakan. Ito na lang. Ito na lang po. Galing na sa papa. Thank you po sa papa ni Ning, Baby Jane. Dini po sa donut na dalawang kahon. Yung isa po akin, ubus ko to. Tapos yung isa bukas naman. Papa, ubus. Uy, pegay kami. Ah, okay. Sabi mo na pegay na. Upo muna tayo bago natin interview si Ma'am Kises. Katulong ko nga pala si Sir Orly tsaka si Sir Bernie mag-interview. Yes. Ma'am Kises. Oh my God. So, hindi ko pa alam, guys. Bigla. Ayan. Doon ka dapat sa gitna, sa gitna ka. Okay lang. Ah, dito. Dahil ikaw ang pinaka-sentro ng ano. Ayan. Nung nag-alive kami, maraming gusto mong makilala si Ma'am Kises. Gusto nilang makilala as a teacher. Oh, as a teacher daw. Bakit ang gusto mo, bakit nagustuhan mo maging teacher? Ah, nabanggit ko yun naman yun, Ining, ha? Sa vlog ni Louie Bebe. Kaya sabi ko nga, I love kids, kaya gusto kong teacher. Pero dati nga, ayoko maging teacher dahil, sabi ko mahirap dahil nga, yan, stress, ganon. Pero wala, sa katagalan, yun, nandito na ako at nagkapasalamat na naman ako. Oh. Ano ba yung pinaka hindi mo makakalimutan moment as a teacher? Yung nangyari, experience, gano'n. Hirap ng tanong, oh! Pata na ako! Huwag ka may madaming take. Ilang take ka kaya? Pag-usapan yung gano'n mo. Kaya nga, Okay. Ano bang experience ko? Ang experience ko as a teacher sa isang taong kong ganito, ano ba experience ka? Hindi kasi naing ka na, pandemic na. Mga moment, ano yung mga moment? Ayan. Naing ka na pandemic na. Oo. Kaya dun sa mga bata, dati mo di ba nagsasaka? Oo. Naing ako pandemic, so hindi pinasahan yun. Kaya sabi ko nga, COVID natin, ako ang taon ng 2020 COVID, pero sa akin, swerte-swerte dahil nga, yun, ako'y na-in. Tapos yun, sa mga bata naman, sa pagtuturo ko, masaya naman. May nakakatawa, minsan nakaka-stress, pero mas lamang naman ang nakaka, gano'n, tuwang mga eksen sa loob ng classroom. Uy, hindi ka nagtuturo sa loob. Oo, nagtuturo ako ha, pero madalas talaga nagpapa-exercise ako. Pero may mga sabi-sabi na hindi ka daw talaga. Sabi mo. Ano ko lang, hindi ka nagtuturo ako ha. Huwag kayo maniwala sa sabi-sabi. Malas yun. Malas yun, guys. Kaya ako ang paniwalaan niyo. Ako to eh, ako yung nakaranas eh. Nagtuturo ako ha. Nagtuturo ako motivation lagi eh. Yun, nasayaw. Ano ba? Pwede ka ba mag-sample ng motivation? Ano ba?
yan, sa motivation ko tuwing halimbawa sa isang topic, magpapa... Ano muna ba yung motivation sa isang flow ng klase? Ano yung motivation? Huwag ko talagang doon nagawin sa plan. Hindi ko alam. Basta na, basta. Hindi, ang motivation kasi guys, yun yung part ng discussion na nagsistimulate sa interest ng mga bata para ma-focus yung attention ng mga bata. Tatalino ng uso mo po. Isa sa pinakamagaling magawa ng motivation si Ma'am Isha. Yes, yes. Agree naman. Kasi nakaka-catch niya agad yung attention ng mga bata. Kaya all throughout the discussion, nakatutok yung mga bata kasi nabuhay na yung kanilang drive mag matuto. Oo. Pag sila ay na-energetic, na-energize. Ano yung English ko? Energization. Hindi ko alam ba natutuwa sino. May sample ka ba siya na ano? Kung may tanong, bakit may... May taling ako guys, gusto ko talaga taling. May nunahan. Ayan, favorite niya nga pala yan. Peking nunahan. Pentel-pen. Bakit nga pala yung nunahan dyan? Wala, gusto ko para learn na tulinti ng peg para wala lang, taling-taling. Minsan, except, gusto niya sapat ako kasi baka maging grindo pag natagal, matanda. Oo. Na, nagiging grindo. Kaya, pentel na lang, natatanggal. Hena! Meron lang. Sabi na hena. Ilapit mo yung sa kanya yung ano. Ayoko! Papakita yung Lunari! Hindi, inspired by Lorna Tolentino yan. Yes. Gusto niya ba yung Lorna Tolentino? Tama na yun, tama na yun. Pa, si ano ba? Maril Rodriguez, may kapulit. Wala. Okay. O, isang point mo na yung motivation na ginagawa mo. Anong motivation na ginagawa ko? O, yung sayaw, yung sabi mo, sayaw. Ano ko yung sayaw yun? Hindi ko yung scripted, kaya hindi ko lang nasasabihin ko eh. Promise! On the spot talaga eh, wala akong may sagot, kaya yan. Hindi yung pinapagawa mo sa mga bata before ng lesson mo? Yes. Oh. Kunwari kami yung mga bata, tapos ikaw yung teacher. Kasi pag elementary, kailangan ng ganun. Usually talaga, no? Eh di, halimbawa, may video presentation ako na papapanood sa TV. Then bata, papatayuin ko. Sige, tayo tayo ng exercise. Ganun lang, wala akong motivation na ako. Basta sa isang buong school year talaga yung motivation. Oo. Sayaw. Ikaw kung gusto naman ng kids, gawa nga eh, syempre. Yes. Sayaw, galaw, patawan, gano'n. So, meron bang ano moment or time na parang gusto mo na sumuko sa pagtuturo? Hindi ako sumusuko kasi ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Okay! Parang first time ko lang din marinig yung saying ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Parang wala lang sa kanta, ano? Wala sa kanta. Ngayon naman, nakakatawang moment. Nakakatawang moment. Marami ka niyan. Sobra. Ito, guys. Yung isang beses na ako nag-activity hapon yun, Pilipinong topic namin, Pilipinong subject, tapos ang topic namin ay magkasing kahulugan. So ako, sabi ko sa mga bata, okay mga bata, get one whole sheet of paper. Yun, ganyan. Grade 3, guys. Tapos, natawa si Ning. Tapos, di, okay na, tapos na. After 5 minutes, nagpasahan na sila. Di ako nag-check na. So, maya-maya, tumigil ako sa pag-check. Alam mo kung bakit? Kasi, binabasa ako sa magkasing kahulugan. Yung inilagay na isang bata, saan-saan ang sulat, natawa ako, alam mo kung ano. Ano? Ang salitang magkasing kahulugan na nilagay ng bata sa papel ay tibe, tsaka tubol. Sabi ko, nabigla, nabigla ko. Ito ba yung magkahulugan or ano? So yun, natawa lang ako dahil nga bata kinite. Ano ko, nagbunto, bakit bari na ilagay mo? Mawala. At sabi ng sagot ng bata, naisip ko lang po, ma'am. Di ako sabi ko, ako, okay. Chinikan ko na din. Tama din naman. Eh, di ba? Tibit ko. Para sa mata, makaiba lang talaga yung ano. Tsaka may pareha silang mahirap ilabas. Oo, yes. Kaya nga. So yun, yung mga nakakatawang ganung pangyayari. Ano pa ba? Yung ano, ipot sa Tibet, yung nanay na matapang nagbibigay na ng mochi. Ayoko. Isa pa, guys, ito, isang beses, nagturo ako. Grade 1 naman, sabi, hindi pa ako permanent noon sa Wawa. Tapos sabi ko, ito yung umaga, sabi ko, good morning mga bata. Sabi mga bata, good morning mom. Okay, ang topic natin ngayon ay tungkol sa letrang S. Pero bago tayo magsimula, sabi ko sa mga bata, bago kayo magsimula, pigil nyo muna ang mga bagay na nagsisimula sa letrang S. Hindi, taasan sila, taasan. Sabi ng mga bata, mama, pinawag ko yung isa. Sabi, sapatos. Okay, tama. Ano pa? Di ba yung isa? Sabi, sintas. Tama ulit. Tapos tumas yung patatlo. Sabi ba ng patatlo, mama, o sige ikaw. Sabi,
sinelas. Ay, hindi ito. Ay, bulso, hindi yung letter S, ay yung letter T. Tinama ko, syempre, di ba, teacher? Nag-correct tayo ng mga wrong. yun lang yung ibang ano dun sa aking... Nag-correct naman talaga ng wrong. Ano pa? Wala, hindi ano, skimted. Kasi diba nga, si ma'am, kami po ay high school teachers tatlo. Oh, okay. Si ma'am Kises po ay kinder, elementary teacher. Kinder. So, elem nga. Di pre-elementary, no? Di, lahat ng subjects tinuturo niya, siya lang yung teacher ng mga students. Ano yung favorite mong ituro? Ano yung subject na favorite mong ituro sa mga bata? Siyempre, hindi ko na pinapahirapan sa sarili ko. Tagalog, Pilipino. Para, hindi naman, lahat naman nga naman kung tinaturo sa kinder ay mga basic lang. Kumbaga, ano bawa, sa English, mga ano lang. Vowels. Ayun, ay, oo, ganun, kamsanan, ganun, ano pa ba. Sa Pilipino, mga, ano sa mga, ano ba bang tatas sa Pilipino? O yun, diba, Tagalog lang. Tagalogan lang. Ito naman yung next question. Ito naman, question based dun sa mga nagtatanong sa live. May marami ka kasing secret admirer doon. Yeah. Diba naman pala talaga kasi yung ganda ng kaibigan natin. Palakarapan natin ang ganda. Sabi nila, kung gusto mo daw, lalagyan nila sa LA, sa Canada, wow. Sa... yun. Akasawahin ka na doon nila. Ano mo sasabi mo doon? Mahirap ka mag-English doon. Kaya nga, pag naman sa gayong nag-o-offer, hindi ko alam, pag-iisipan ko. Sabi niya na, pag-iisipan ko talaga nag-no. 100 likes po daw. Pirahin na lang muna. Pirahin niyo na lang muna. Oh, may dream. Ay, wala pala. Sakan na. Ay, hindi na. Next question. Ano daw yung naramdaman mo dun sa last yung pagkikita ni Kuya Lugi? Ah, okay. Siyempre, sobrang saya ko. Pag uwi ko nga sa bahay, chinat ko rin si Ma'am, Baby Jane. Sabi ko, ining. Pakisabi naman kay Lugi. Sabi ko, sabi mo, mahal ko na siya. Gawa nga, siyempre, wala. Masyado akong pagkikita namin. Hindi ko talaga inano na ganun siya. Spend overwhelmed. Ayoko. Masaya kami nagkita ni Kapanalig. Yeah. Kapanalig, ako. Napalaginipan mo naman, mo naman siya. Nanaginip ako. Hindi ko napapaginipan kasi pag napalaginipan ka, balik taron doon. So, sinisiguro ko natin. Ay, may gano'n pala siya. Kapanalig, shout out. Pares tayong ito, Kapanalig. Kapa, ako Kaparas. Baka tayo magkapamilya. Kapanalig. Ano pa? May cut pa yun. Hindi makat. Ano yung sa tingin mong greatest achievement mo mula noong ikaw ay na-in na sa public at sumisweldo ka na? Ayun. Gawa, guys, kung hindi nyo alam, tagal kong tambay talaga. Talaga nga. Ilang taong tambay. Kumbaga, matagal na panahon namin siyang laging pinagtsatsaga ang sinasama kahit wala siyang pangkapong, wala siyang pang-chip in sa mga gastos. Oh, 20 lang tapong ko sa pagkaha. Guys, nadating akong walang-wala, umuwi ako lulang-lula. Dati! Wala sarap kang ganun ha! Busog na busog. Kaya yan. Ngayon, ako masaya gawain. Pag may gusto kong bagay, nabibili ko na. Siyempre, ako yung libunaryo na eh. Ilang taon? Apat ini. Pag nilunoko ka namin ng ganun, nasaktan ka? Hindi ako nasasaktan. Ewan ko, ba't ako gano'n? Kakain kami. Hindi naman ako nasaktan talaga. Kakain kami, bibili kami ng food sa labas. Mag-chip in na kami, tatapong-tapong kami. Siya, 20, 10, ano parang labag pa sa kalong na yung 20 pesos. Kaya... Pero masaya naman tayo. Usually dito ang place namin sa kanila kasi open yung place. Kasi yung mama rin niya ay teacher before na nakapag-retiro na. And then siya na ngayon yung nag-shoulder ng mga bills dito sa bahay. Kaya ako ngayon. Buti anak, napakabuti. Yes. Kaya ako ngayon niya na lang, hashtag responsible. Yeah! Ngayon lang yan, kasi napaka-easy go lang kanyan talaga. Dati, oo.
Mag-aayam-agala ng mga alas 11, alas 12. Pero wala pa nung mga ano, pandemic, di ba? Wala pa. Wala pa tayong mga best doon, mga best. Kaya... Tapos nagpipipip siya sa mga ano, mga makikita niya. Makikita siya, bro, po, pipip. Oo, guys, ang pipip. Totoo? Oo. Guys, ipapaliwanag ko. Totoo. Patag-isroy ang mayan. Guys, ipapaliwanag yung pipip. Kapag ang pipip ay isa lang, hindi kawagwapuhan. Pag ang pipip dalawa, medyo kagwapuhan. Pero pag ang pipip ay emergency, ay pagkagwapuhan. Kaya gano'n. Yun, pag walang pipip, dalawa. Pag walang pipip, wala. Elbow yun, elbow. Natatawa ako nung una niyang word. Ang alamat ng pipip. Sir, ba't ka nagpipipip? Wala naman tao. Sabi niya, may gwapo dun sa paligid. Meron ka namang napipipan na tumingin sa'yo. Oo, meron. Lang kaso nga lang. Natanda mo yung mukha. Mga mata namin na nag-collide. Nagtama. Nagtama. Yung wala, hanggang dun lang. Di parang, yun lang moment na yun. Dead man, wala na. Tapos na. Oh, napaka-ano mo naman pala. Yung pala strategy mo, no? Para makapag-ano ka. Oh. Isang mga question galing doon, kung may mga meaning daw yung mga tattoo mo. Wala. Ang mga tattoo ko may meaning na kaunti. Yung iba wala. Kasi lang yung meaning. Hindi talaga. Ang iba wala. Ito, itong nasa braso kong itong Roman numerals MMM. Kaka-itong yeah. Birthday ko yan, guys. Kung maalam kayo magbasa, tingnan nyo. Kung maalam kayong mag-ano ng Roman, gano'n. Ayan. Yan. Laki naman ng braso. Oo, yan. Tapos, ano pa ba? Ito. Nito-nito lang, bago-bago. Wala na, parang katol-katol lang yan. Para hindi siya nabuhin. Yan. Para pag nakita ng mga labo. Ano pa butterfly ko? Ayan ba yung pinakauna mo? Oo. Feeling niya kasi bulaklak siya. Ano ito? Ay, ito nga, balik. Ayan, yung star. May cover up niya kasi yan. Cover up. Star yan, tapos pinakover up niya kasi napakaganda. Oo. Kasi guys, may kwento ko, kaya ako ito kinover up. Yung tatoo na. Ah, ito nag-cover up? Hindi, pinano ko sa pinakover up. Ito kasi una tatoo, star. Ay, ang pangit, nag-fade kasi alam niyo kung bakit kasi ang ginamit na ink. Ay, ink ng printer. Ewan ko, nag-printer power talaga. Kaya sobrang, kaya color po. Bakit naman ink ng printer? Ewan ko, kasi basta yan. Ang linis mo, typewriting. Ay, ang linis ng kaibigan natin. Typewriting, ink ang ginamit. Yan yun. Yun lang. Ay, meron ko malito ink. Ay, ni yung, masyadong rin. Ay, ako. So, yun, yung post. May crush sa ganitong napakalaki. Sa dito sa art naman kasi yan eh, di ba? Art. Ano yun? Ito? Wala kung sign of the cross. Oo, diba? Tsaka gusto namin yung i-break yung misconception na pag yung tao may tattoo, masama yung character. Mm-hmm. Hindi totoo yun. Ano kasi alisera, di ba? Oo, hindi tayo malinis na tattoo. Tattoo is art! Hindi makikita sa tattoo ng tao yung pagiging masama o mabuti. Yes, tama yun. Doon yun sa mga pinapakita sa iniisip at yung treatment mo sa kapwa mo. Ganun yung lagi. Oh, di ba na? Ito mabait to. Ang dami nitong tattoo. Mabait to. Hindi nga niya alam yung mga meaning. Iba ka kaya nga, kaya nga. Basta pag may bakit niya may tattoo, wala. Gusto ko lang. Yung lalagi sinasabi ko kasi nga wala na talaga meaning. Sabihin ko. Paano kapag nakarinig ka ng sinasabi na teacher ka pa naman? Ayun nga nasabi ko. Bakit gayon? Tuwing yan lang, teacher ka pa naman. Dami tayo mong tattoo. Bakit yung gayon? So, kailangan perfect. Wala, dead ba kaya nga? Dead ma lang. Sabi ko, ala. My body, my tutu, my rules. Dami parang dami niya ng kutubo. Ako maiyawa, hindi nagbawagi. My body, my rules. My body, my tattoo, my rules. My body, my rules. My body, my rules. Tapos kay Arlie. Ang dami sa tutunan ngayon. Isang beses magkausap kami nito, parang tungkol sa paggastos. Sabi ko, Bong, sinasaya mo niya ata, pero, may money, may rules. Aseldo lang, naman. Gano'n. Ako naman. Parang ang yabang mo na. Pero ako naman talaga. Sa pagkain nga naman, kumikita naman. Ngayon na lang eh. Mm-hmm. Dati, wala ba? Ultimo ang publisyon ko sa mama ko. Sige, mama, yung 7. As in, walang talaga ako. I guess ngayon, Ibonaria. Yeah. Kaya, medyo nakakaano. Another term, Ibonaria. Nakakariwariwasa. Oo, maligansa ang katawan pag may pera. Ang maligansa. Parang, maligansa. 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 Term na kamo term ni mama. Isang question pa, kung may boyfriend ka na daw. Ako na yung boyfriend. Hindi ako naniniwala. Hindi kami naniniwala. Yes.
niya, may patalas na tigers, may nangungundras, bigyan niyo dos. Teka lang, mga laki. Huwag na kayo kumanta, rin na lang, bibigyan na lang kayo ni Sir Orly. Ayan. Nangungundras. Very generous yan, Sir Orly. Ayan, ining ano ba't parang labas sa ilong yung wala? Yes. Hindi naman, ako naman wala pa. Di ba pero, may kachat ka? Ayun, pero ano yun, ano? Sorry. Ano ba yun? Ano ba tawag doon pag yung may LDR. May ka-something, hindi naman fling. Fling? Oo, graduate ng fling, di ba sir? Fling! Hindi man fling! Guys, nararamdaman ko siya na ang icing sa ibabo ng cupcake. Sinabi mo si Dati yung lahat yun. Sinabi mo na yung kayo si Dati. Pero na, oh, nag-name drop. Ano? So, ayan. Bale, dito muna kami papaalam sa sunod na ulit ang interview kasi medyo gagabihin, mabukuyat si Mami. At feeling ko sobrang bitin at marami pang interview na magaganap. Pwede mo naman interview sa sunod. Oh, hindi sa gusto ka subukan na naman para makita si Louie. Yeah! At saka pag may mga questions pa kayo tungkol kay Mami Kisses, comment nyo lang sa yes, sa video na ito na i-upload. Iisa namin para may tanong namin sa susunod. Pero susunod siya naman ang pupunta sa amin. Sa susunod, i-mention natin yung mga nagki-questions, mga nagtatanong kay Mami Kisses para naman ma-shoutout din kayo mga subscribers. Yung mga taga LA dyan at mga taga Canada. Ayan. Ang mga dalyars. Gayo, nagpapasalamat po ako sa inyo at ako inaangkin nyo. Ay, may hindi na kaya. Ano ba? Guys, ang nasabi ko pala, hindi ako online seller, pero pwede nyo akong i-PM. Pwede? I-mail. Tapos natin magpapasko, ipaparipan ang sarili. Ipaparapal niya na yung sarili niya sa mga susunod na panahon. So yun, super nag-enjoy kami guys. Super enjoy sa interview kay Ma'am Kisses. Marasa ko din. Ayun naman pang ako, nasakit na naman siya. Hindi ito na babae ito. Super natural yun kahit kami, pag kami magkakasama, kahit wala kami na ganito lang talaga yung usapan at kwentuhan namin. At hindi ito is scripted. Kasi hindi ko lang nasagot ko. Ang mga tanong nila, pang achievement. On the spot, achiever. Pang ano, kaya ako. Tapos kung matali na spell pa ang ano. Ano yun? Overwhelmed. Ayoko. So, ayan, mga ka-long hair, susunod na lang ulit. Bye-bye! Bye-bye.